Lugar pa po ito, no? Dami pong tao, ayun. Ang hapon po mga kaibigan, nandito po kami sa Corvish, Tomingo, La Union Beach Resort po. Nandito po ng Tanawi mga kaibigan, nandito kami po. Dami po nadidigo. Sila po, ayan. Ayun yung asawa ko, anak ko, papo ko. Girlfriend ng... Oh. Kaway-kaway naman! Mga family ko po. Oh, yeah, yan po sila. Ang ganda po ng, ano, ng lugar na to mga kaway-kaway. Talaga mawibili kang puntahan dahil po sa dami ng tao at saka mga gandang lugar. Matulad po no, no mga kaway-kaway, ang ganda yun. Yung lugar po na yun. Yun. Yung bahay na yon, ayun, yung may puti. Ayan. Ang gandang lugar. Ano yata yun, ha? Kung gustong mag-swimming, doon yata may kwarto-kwarto po yun. May kwarto-kwarto po bawat isa. Pinakilahan po yun. Yun, may yung kulay puti na, na bahay po na yun. Hindi, may nagsiserving. May nagsiserving yun. At ano tayo? Mga nagsiserving. Meron? Ito, hindi pa po tapos yan. Gagawin din po yata ang room. Yung mga dinigo po rito, gagawin yata kwarto-kwarto, tapos pa dinigo ang pa-aki na po. Yung lugar na to. Gandang lugar, mga proigan. Yan po. Daming tao. At mamaya na po sasabak si Bro Egan sa ano po sa paniligo. Kita pa naman po ang ano, buhangin eh. Si Bro Egan, masarap po maligo mga Bro Egan. Oh, may mga isda pa po ayun oh. Ayun oh, gandang isda. Ayun, gagalaw sila. Kita nyo ba mga kaibigan, no? Ayun, oh. Sila, ayun, oh. Yung party po ngayon, mga pamilya ko po yun. Ayun. Pecho, puro napakagandang lugar to mga boygan. Wala na akong nakita niya po kasi sulit pagpunta po kayo rito. Sulit na sulit po ang inyong pagpunta rito dahil sa ganda ng lugar. Sa dami po ng tao na pupunta mga boygan. Talagang ginagayon ng mga turista mga boygan.
Hindi lang po ako makapunta roon sa dulo doon kasi magbato. Hindi ko bang sabihin yung bato niya. Medyo ano, malalaki. Medyo malalaki. Kaya iiwas ka na lang doon lang sa gilid. Pero yung bato na kasi yun, ano yun eh. Natural po yun, natural. Yung bato po rito, natural. Siguro sa ano po ng panahon. Sa tagal ko ng panahon, kaahapas ng alon, tumatama sa bato, nabibitak po ba. Ganun talaga yung mga gawin. Ganun po yun. Nandito po ako, boy, galal. Lakas po ng alon. Ako mami matumba ako, cellphone. Tawag to, bitawan ko, lumubog sa tubig. Kaya dito lang muna ako sa medyo mababa po. Pero sarap kong maligo. Ang tubig, mainit po tubig. Sarap pa lang maligo paghapon. Sa dagat. Ay, ano ba? Hapon na po, mga bro. Pero masarap po maligo pag hapon. Mga init-init po tubig. Alam mo na rin yung araw. Lakas po kasi ng alon. Pero dito, wala pong ganong alon. Kasi nga, yung alon tumatama na sa mababaw na buhangin bago mapunta sa medyo malalim. Ito kasi medyo malalim-lalim, mga bro, eh. Medyo malalim-lalim siya. Pagdating nyo po dyan, medyo malalim-lalim na. Wala pong alon. Bagay na bagay po sa bata. Bagay na bagay po sa bata. Paligod. Ganyan lang po yan. Alas 5 na hapon ako. Pero enjoy na enjoy po kami sa Paladino. Napakaganda ang lugar, mga bro. Dito, hindi ka rin maalat. Pero kasi napalagawa kami. Yung isang mong beach dati, maalat. Dito po hindi. Hindi po siya ganun maalat. Meron kami napaliguan dati, medyo sa bagay, dagat, wala naman dagat na matamis eh. Talagang mahalas ang dagat. Kaya alam po, ito iba. Ibang klase po ang alat po ba ng tubig. Hindi siya mahalat ng mahalat. Hindi po siya mahalat ng mahalat na kaya kahit baka ilong mga naliligo rito, walang problema. Ganda ng kalikasan, mga buhigan. Ganda ng kalikasan. Nakikita ko lang po, mga buhigan, kung gaano maganda ito. Napakadami pong naliligo. Gandun, sa dulong-dulong po na yun. Puro turista, karamihan po mga tao taga ano, ibang lugar po. Ibang lugar sila. Alupog na si Haring Hara. Ngunit patuloy pa rin ang lakas ng hangin at ang alon. SBCs, sa kayo po. Enjoy na enjoy po sila.
Kahit na hapon na po, masarap maligo. Ay, maganda po kaya tayo. Ito grupo na po ito. Ito. Nandito. Mga kamag-anak ko po yan. Pamangkin, ako, ipag, ito asawa ko. Ayaw nila pumunta doon kasi masyadong malakas po ang ano eh. Malakas ang alon. Masyadong malakas po ang alon. Pati rin doon. Kaya dito na lang sila. Kasi yun, dito, hindi ganong maalon. Mababaw pa po. May naliligaw pang mga ano po. Damo ng dagat po. May kulay, kinukusan, ganda ng kulay. Ganda ng kulay po. Gandang alaban. Ano to sa bulak ano po to damong dagat daw to eh. Ganda po. Oh. Uwi ko kaya. Ay. Ay, alam. Storbo lang yan, storbo lang kasi to. Hindi ko na iuwi. Diyan ka na. Hindi na kasi uwi. Wala na ako. Malagyan na ano gamit. Punong-puno po kasi yung ano aming ano sasakyan. Na po. Yung structure niya mga bato, no? Bato. Kasi poste niya may nakakaano po sa bato. Nakatuntok. Ito yung structure. Sa bahay. Pumunti po kami rito alas alas 4 po ng hapon. Kasi po traffic. Na-traffic po kami sa Bulacan. Pagdating ng Bulacan, na-traffic kami rito sa Pampanga. Pagdating sa Pampanga, na-traffic naman po kami rito sa may Tarlac. Kaya hinapon po kami na napunta rin. Kaya yung mga bata, siyempre na siyempre maligo. Kahit na hapon, naligo sila. Ang buhangin mga bro, igal. Puti-puti yung buhangin niya, parang burakay. Puti-puti na manipis, na poko-poko, ayan. Gawa nga po kasi ngayon eh, webisan po. Sinamantala nila yung pagkakataon dahil bakasyon. Kaya ayan o. Wanto sa awa na po kayo ng paliligo. Ay, mga turista po mga bro. Sa ipo mga bro Igan. Kaya sabi ko nga sa inyo mga bro Igan, dinadaya po talaga ng turista sa sobrang ganda po ng lugar.
mag-isay po mga bro. Pagkakalala po siya, Master Rihanna. So, panglahi po siya. Pagkakalala po dito para mag-enjoy sa paliligo sa beach. Pero kung may katapos na sa paliligo, nagkakalala po lang siya, nagpukuni-muni na lang po siya. Ganito na lang po mga buhay ka na akin ng ano, aking video. Natas ang kalaban. Okay po, God bless. God bless all po. Bye.